Hello mga classmates and welcome again sa ating YouTube channel. Sa video natin ngayon, aaralin natin kung paano ang mga basic Linux commands. Pero bago tayo magsimula at kung interesado ka sa mga gayong video, i-click lang ang subscribe button at hit ang bell icon para ma-notify ka sa mga future uploads natin. So mga classmates, ito na nga no, ito na yung pinaka-hihintay natin, ang stepping stone para sa pagpasok natin sa Linux world. Okay, so ayan. So punta na tayo sa ating Linux shell, or kung tawagin most is yung terminal. Ayan, so dito tayo magta-type ng mga commands para tusan natin tong Linux system natin kung ano yung mga dapat natin gawin dito. So start tayo sa pwd. Ayan, pwd, ayan. PWD stands for Print Working Directory. Ayan na, PWD. Ayan. I-enter natin. Ayan. So, yung, so pagbukas mo actually ng terminal, dito, ito talaga yung pinaka first place mo, yung home directory mo nung, or ng user. Okay? Ayan. So, para malaman mo ang command, para malaman mo kung nasaan directory ka, ta-type mo lang itong pwd. Okay? Ibibigay niya sa'yo yung absolute path na kinlalagyan mo, na start from root. Yung root, ito yung root. Yeah, root directory. So, makikita mo, yung root directory, under niya si home. Ayan. So, under ni home, which is yung dyan nag-reside yung user directory. Okay? Under ni home. Tandaan nyo yan, ha? Username. Yan. So, halimbawa ako, username ko is DNSPH. So, ayan, nandiyan ako. DNSPH na directory under home. Ma'am, pero basically, yung root pala, root user, wala siya dito sa home directory, FYI. Wala siya dyan sa root directory. May sariling directory si root user. So, ito siya. Ito yung root directory niya. Ayan. /root. Okay. Tandaan yung maigi yan, ha. Next naman natin is yung ls. Ayan. Yung listing ng files. So yung ls, yan yung makikita mo yung mga files na, which is kung ano yung mga nasa files mo. Ayan, sa directory mo. Halimbawa, ganyan. ls dot. Sabihin, yan yung kung ano yung files na nandiyan dyan sa kung kasa kang current directory. Pwede din naman pwede ka rin mag ls using dun sa absolute path, gaya nung lesson natin last time. Yung absolute path, yun yung mga complete path nung directory na gusto mong tignan. Halimbawa, yung var log, ls slash var log. Yan, so pwede mo makita yung mga files na nandiyan or directory. Okay? May mga options din na pwedeng i-tag. So, ayun nga. May iba pang pwedeng options sa ls. Halimbawa, ls-a. Yung a, ibig sabihin yan, pwede nyo rin makita yung mga hidden files na kung gusto nyo makita. Example, ayan, ls-a. Pwede na sa folder natin. So, ayan, makikita nyo, pag nag-ls lang ako sa folder, yun nyo lang na folder ang makikita nyo, yung new one na directory lang yung makikita nyo. Pero, pag nag-ls-a, nag-dash-a ako, makikita nyo yung .bash history, .bash logout, .bash profile. So, ibig sabihin, lahat ng mayroong dot sa simula, ibig sabihin yan, naka-hidden yan. So, paano ba natin i-unhide ang isang hidden file? Tagawin lang natin, tatanggan lang natin yung dot bash, yung dot, for, dot na name dyan sa hidden file, hidden file name na yan. Okay? Mamaya, bibigyan ko kayo ng example mamaya para tanggalin yan.
para malinis naman natin tong working directory natin, pwede nyo i-type yung clear or control L sa keyboard. Okay? So, next natin is yung CD. Alright? Yan. Yung CD, yan yung command para magpunta ka dun sa directory, sa isang directory. Kumbaga, yan yung change directory kasi siya, ibig sabihin. So, for example, nandito ako sa, di ba, nandito ako sa home directory ko. Punta ako ngayon sa log directory. CD, yung path na pupuntahan ko, which is ito, absolute path itong gagamitin natin. So, CD, var, log. Okay? Anyways, ayan. Si Linux pala, tsaka si Unix, meron niyang complete, may feature siya na parang pang-complete nung directory na pwede mong puntahan. Halimbawa, ito, var. Ayan, diba? Ipipindutin mo yung tab para mapunta ka dun sa directory. Or, I mean, yung i-complete niya yung name nung gusto mong puntahan. Or yung kung ano yung file na gusto mong makita. Pero, didepende pa rin yun depende kasi sa halimbawa, naka-wildcard ka. Kunyari, ang gusto mo is yung L. Pag tinab mo yan, marami siyang pwedeng puntahan. Pero kung i-complete path mo, ayan, pwede ka pumunta dito. Okay? Kung nasa varlog ka na, then gusto mong mag-up dun sa recent directory, yun sa parent directory ng log, ito lang gagawin mo, cd dot dot forward slash dot dot forward slash var. Sabihin, babalik ka na dun sa pinaka-parent directory na ng log directory, var. So, pwede tayo, okay, var. Okay? CD var log, var log, pwd, dito ako sa var log. Okay? Kung gusto mong bumalik sa home directory, CD ka lang, change directory lang. Automatic yan. Pag nag-enter ka, bumalik ka lang sa home directory mo. Okay? So, next naman tayo. Tulungan ko naman kayo kung paano mag-create ng directory at mag-remove ng directory sa Linux. So, di ba pag sa Windows, mag-right click ka lang tapos create new folder. Dito sa Linux, ang tamang command is mkdir. Ayan, mkdir. Halimbawa, mag-create tayong directory dito sa home natin. Home directory natin. So, mkdir test folder. Test folder. Ayan. So, teka, tingnan natin na. Ang laman ng DNS page directory natin is new one. So, mag-create tayo ng folder. Test folder. Ayan. Enter. So, pag ls natin, tada, na yan. Nandiyan na yung test folder. Okay, ganun lang siya kasimple. So, kung gusto nyo naman mag-create ng folder inside the test folder na hindi nyo na kailangang mag- change directory pa para pumasok sa directory ng test folder at mag-create ng bagong folder doon. Ganito lang ang gagawin nyo. mkdir test folder. Ayan. At itong ginamit natin na to is relative path na to. Okay? Test folder. Tapos yung name ng bagong gagawin yung folder. Halimbawa, test folder 2. Okay? So, pag nag-ls kayo, test folder, ayan. So, ayun na yung laman ng test folder. Yung test folder 2. Nakate-ate nyo na siya. Okay? So, next naman natin is yung pag-remove ng directory. So, remove natin tong test folder na dinilit natin. Yung test folder 2. Yun na lang. Ang command is rmdir
test folder 2. Ayan. Take note pala, yung RMDIR, ang dinidelete niya lang is yung mga empty directory, yung mga walang laman, okay? Kasi meron yan mga permissions eh, yung mga ibang laman. So, or kung may current directory ka pa inside dyan, hindi mo madidelete basta-basta. Okay? So, RMDIR. So, pag nag-LS ka ulit sa test folder, boom, wala na. Wala na yung test folder 2 mo. Okay? So, kung gusto mong mag-delete ng directory na merong lamang file, mag-use ka ng RM. Okay? RM. Yeah. So, yan, remove. So, yung kanina, make yung mkdir, make directory, yung rmdir, remove directory. Okay? So, dito naman tayo next sa pag-create ng file bago ako magbigay ng example sa RM. Okay? So, ang next natin is yung touch. Ayan. Ewan ko ba sa nagawa ng Linux, but Linux bakit touch yung ginawa ko. Anyways, yan. Touch. So, mag-touch tayo ng file sa test folder natin. So, touch, yung test folder, yung paglalagyan mo ng file. Halimbawa, jjpogi.txt. Ayan. Txt, syempre, ibig sabihin, text file yan. Okay? So, pag nag-ls ka sa test folder, ayan, ayan yung jjpogi. Okay? Anyways, guys, ha, para makita nyo lang din. Pag iba yung pagganyang kulay, ibig sabihin yan, folder yan. So, pag puti lang, file yan. Okay? So, yun. Yun lang yung pag-create ng file. Din ng file diyan sa Linux. May iba pang way para makapag-create ka ng file, pero sa ano na 'yon, sa intermediate Linux commands na natin ilalagay 'yon. Okay? So, example na tayo ng remove command. So, i-remove natin yung ginawa nating test file dyan sa test folder. So, ito lang. RM yung command. Remove, which is remove. Yan. Yan lang yun. I-remove mo lang yung kinawa nating file dyan. Okay? So, pag nag-ls ka dun sa folder directory na pinaglagyan mo ng file, wala na kasi na-delete na. Anyways, wala na dito katulad ng Windows na may recycle bin. So, ingat-ingat din sa pag-delete ng files. Okay, lalo na kung naka-root user ka. At pag natsambahan mong ma-delete ang mga importanteng files sa system, salamat na sabi ko sa'yo, bye-bye. Okay? Well, depende kung ang ginawa mo is nag-clone ka muna or snapshots ka muna. Well, panoorin nyo yung tutorial dun sa isang video na kung paano mag-create ng snapshot at ng clone para at least safe ka talaga sa mga ginagawa mo. So, paano naman kung gusto mong burahin yung directory under the parent directory. Ito, halimbawa, ito. LS natin. LS test folder. Yan. Paano kung gusto mong burahin yung test folder 2 na may laman? So, gaya ng sabi ko kanina, yung RMDIR, yan. Ang binubura lang ng command ng RMDIR, yung mga empty directories lang. So, kung may laman yan, ls natin muna. Ls natin yung so, may laman. Okay? So,
kung gusto mong burahin yung test folder to using RMDIR test folder 2, hindi pwede kasi nga hindi empty yung directory. Okay, so kung gagamitin mo naman yung RM test folder 2, hindi rin pwede kasi nga directory, yung RM pang file lang. So ang tamang command para mag-delete ka ng directory is rm-r. Actually, yung mga commands dito, may mga options pa yan. Halimbawa, yan, sr, mabubura niya yung directory na gusto mo, kahit may laman. Okay? So, test folder 2. Pag in-enter mo, ayan, sabihin, na-delete na. So, ls natin yung test folder. Wala na laman, yung JJ Pogi na lang. So, kung makikita nyo dito kanina, may test folder to tayo. Ngayon dito wala na kasi nabura na. So next naman natin is yung CP. Ito yung pag-copy ng files. Okay? Ayan, CP. For example, ang kakopy natin is yung ls muna tayo. Ay, sorry. Ls, ayan, di ba? Folders lang yung nakalagay sa home directory ko. So gusto ko ngayon kopyahin tong jjpogi.txt galing dito sa test folder na to. So example, cp, gagamit tayo ng relative path dito, ah. Ayan, relative path. So test folder jjpogi.txt. So gusto ko siyang i-copy dun sa home directory ko. So di ba? Home DNS. Yan, dyan ko siya gustong i-copy. So from relative path to absolute path. Okay, makakopy ko yan siya dyan. Yan yung isang way. Yung other way naman, kung gusto mo na makopy lang siya sa recent directory mo, kung nasang directory ka, ang ilalagay mo lang dyan is yung dot. Okay? Ayan, dot. So, pag nag-ls tayo, ayan, andito na ngayon yung text folder. Ay, yung text file. Text folder. Yung text file na yan. So, ganun lang siya kadali. So, kung gusto mo namang mag-copy from ibang directory to your directory, same lang din. CP, ayan, bar, hindi natin pala makakopy basta-basta yan. So, sudo cp var sudo cp var log. Anong log magandang kopyahin dito? Yung bootlog na lang. Yan, bootlog. Yan. Doon sa directory mo. Directory natin. Ayan. So, by the way, kailangan pag nagsudo ka pala, member ka ng group ng parang meron kang permission to copy those files, parang ganun. Basta may permission ka. Kasi kung regular user ka lang, hindi mo makakopy basta-basta yan. Okay? Ayun. So, ls tayo. Ayan. So, di ba nakakopy ko yung boot.log? Okay? So, kung gusto ko naman, ikakopy ko yung JGIP, yung vice versa, kumbaga, kakopy ko yung jjpogi doon sa var log, pwede din. Yan. Pero, kailangan ko pa rin siyang isudo kasi wala akong karapatang copy dito sa directory na to dahil owner siya ni root user. So, ayan. Okay. So, pag in-ls natin yung var log, ayan. So makita mo yung sabi yun, jjpogi.txt, o diba? Ayan. So ganun lang siya kasimple. Okay, so next naman natin is yung mv command. Ayan, sabihin move. So meron yung pwede natin gawing move ng file or rename.
Okay? So, halimbawa, kagaya dun sa CP, so, imumove ko lang yung jjpogi.txt sa nagaling sa varlog. Ayan, imumove ko lang siya sa move ko lang siya sa home directory. Ayan, dyan na lang sa home directory na lang. Ayan, move. Okay. Ah, teka. So, yun nga, diba? Dahil lang akong kalapatan dun sa varlog dahil kay root directory siya owner. So, kailangan ko magsudo. Okay. Ayan. So, check natin yung home. LS home. So, diba? Ayan, nakita mo ngayon yung jjpogi.txt na file. So, halimbawa naman, kung gusto ko namang i-rename yung jjpogi na yan, so, teka, andito naman tayo sa folder na to, yung jjpogi, i-rename ko as jjcute, gano'n. Gano'n lang, ha, para wala nang talo. mb jjpogi.txt to jjcute.txt. Ayan, so pag nag-LS tayo, wala na yung jjpogi, naging cute na lang. Diba? So, ganun lang. Yun lang siya kadali. Last thing, kung gusto mong i-hide tong jjcute.txt na to, ganito lang gagawin mo. mb ayan, mb yung jj.cute, lalagyan mo lang siya ng tuldok or period dyan sa unahan. Ayan, cute.txt, or bahala ka kung anong file name ang gusto mong ipalit. Sabi natin, kasi kahit anong ipalit mo dyan, okay lang. So, ayan, .txt. Enter. O, pag ls natin, wala na yung jjcute.txt. Pero, pag nag-ls-a tayo, syempre, diba, makikita natin yung pati mga hidden files. So, makikita mo siya dito. Okay, maliwanag. So, sa last lesson natin ngayon, mga classmates, teka lang, prayer lang to, ha. So, sa last lesson natin ngayon, mga classmates, ito naman yung man. Sabihin yan, manual. So, halimbawa, gusto mong i-man si LS. Yan. Diyan. Makikita mo ngayon dito yung mga options ng commands. Halimbawa, ayan, diba? L-A, yung ginawa ko kanina, is all. Ayan. So, ito, almost all yung iba. Yan. So, basahin nyo na lang dito kung ano yung mga pwede nyong command na alam nyong magagamit nyo pag nag-LS kayo. Yung medyo mga useful na para sa inyo. Ayan. Maba yan. I-list down nyo. I-down nyo na lang. I-down nyo na lang yung page. Okay? So, para mag-release dito, press nyo lang yung Q. To quit ito yung options. Ayan. So, Q lang. Nag-quit ka na. So, I think that's it para sa basic Linux commands. By the way, nga pala, classmates, ha, pinapaalala ko lang sa inyo na yung mga commands dito sa Linux is case sensitive. So, halimbawa, mag-LS ako, di ba? Yan, eh. Pero pag naka-caps yan, wala. Wala kang mapapala, nga ka. So, ayan, yan yung options, yan yung case sensitive ang Linux saka Unix. Okay, think that's it sa lesson natin today. I hope may natutunan kayo, and as usual, kung gusto nyo ng mga gayto pang videos, subscribe lang at hit nyo lang notification bell para sa mga future uploads natin. Maraming salamat.